Gusto ninyo ng healthy sex life sa inyong relationship, mas magbigay kayo ng maraming atensyon at oras dito. Dapat palaging isinasama ito sa priority, lalo na kung kayo ay mag-asawa. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone! With K-Skin, ibalik ang alindog mo! Huwag nang magpahuli! Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi mo po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about, alam mo ba kung ano yung mga bagay na nakakasira ng sex life mo? Na dapat ini-enjoy mo yan para sa sarili mo or para sa inyong mag-asawa. Na dapat ini-enjoy mo yan sa tamang tao. Number one, yung mga negative thoughts mo about sex. Yung thoughts na to, pwedeng nanggaling to kung saan. Pwedeng sa childhood mo, sa religion mo, or past experience mo, etc. Yang mga bagay na yan, pwedeng maka-apekto sa sexuality mo. May mga tao po na iba na iniisip nila na ang pakikipagtalik ay isang sinful na gawain. Meron naman ding hindi ginagawa ito dahil nahihiya sila sa katawan nila. Ang mga bagay na yan, mga negative thoughts na yan about intimacy at pwedeng maka-apekto yan sa behavior mo pagdating sa usaping sex. So, make it a point na dapat malagpasan mo yan para ma-enjoy mo. Ang katotohanan po, ang pagkikipagtalik ay hindi dirty. Hindi rin ito sinful, lalo na kung kapartner mo, spouse mo, misis mo, or mister mo. Even our doctors agreed it's good for our cardiovascular system, stress reliever din ito. At nakakatulong din ito para mag-increase yung natural defense natin sa katawan panlaban sa mga sakit. And sex is also good exercise para kang nakipaglaro ng isang round ng tennis kapag ikaw ay nakatapos dito. Kaya kinakailangan na i-develop mo ang pakikipagtalik sa partner mo. Kasi pag na-develop mo yung healthing pag-uugali, malalabanan mo yung mga negative na pag-iisip when it comes to this. Number two, not owning your sexuality. Kung ikaw mismo hindi mo alam kung paano mo mapipleasure ang sarili mo, paano mo maililid yung partner mo kung paano kanya pasasayahin? If you don't know what you feels good, paano mo makukumpleto ito? At paano rin makukumpleto ng partner mo ito? Eh, ikaw nga mismo, hindi mo alam. Don't be afraid to get to know your body. And ma-acknowledge mo yung iyong desires. And syempre, huwag ka rin mag-alinlangan na i-share yung mga desires mo sa partner mo. Para maiwasan mo yung sisisihin mo yung partner mo na hindi kanya napapaligay pagdating sa kama, eh hindi mo nga siya nililid kung paano. Hindi naman niya pwedeng gawin na hulaan na lang palagi ito. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Pangatlo, not making sex a priority. Medyo nakakalungkot ito, no? Kasi marami pong couples talaga na hindi na napapriority or binibigyang oras ang pakikipag-intimate doon sa kanilang mga kapartner or asawa. Insan, ang worst pa dyan, even your relationship, hindi na po pinapriority ng mag-asawa. Inuuna na lagi yung work, family, and obligations. Kaya pagdating sa loob ng kwarto, pareho na kayong walang gana. Pareho na kayong walang energy. That is very, very wrong. Dapat palaging isinasama ito sa priority, lalo na kung kayo ay mag-asawa. Alam nyo ba yung kasabihang, where the attention goes, energy flows? In Tagalog, kung saan daw nakafocus ang attention mo, doon pumupunta
ang energy mo. Eh dahil nga hindi priority ang pakikipagtalik sa inyong mga partner, kaya wala kayong energy doon. Kung gusto ninyo ng healthy sex life sa inyong relationship, mas magbigay kayo ng maraming atensyon at oras dito. Kinakailangan na ma-overcome ninyo yung mga barriers sa relasyon nyo. Be honest with your partner, but most of all, be honest with yourself. Kasi once you stop being shy, it will come naturally to you and to your lover. Lagi kasing problema talaga dyan is yung communication. Oo nga, ginagawa nyo ngang makipagtalik. Hindi nga kayo nahihiya dito. Pero pagdating naman sa communication sa partner ninyo, hindi kayo komportable. Marami kayong mga unspoken rules sa relationship, lalo na when it comes to sex. Kailangan komportable at bukas tayo makipag-usap sa mga partner natin, lalo na kapag ganitong usapin. Hindi laging puro trabaho, laging problema ang pinag-usapan. Very, very important na nandun ang connection between you and your partner. So, may natutunan ka ba sa mga tips na pag-usapan natin dito ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!